Hi, it's me, NGOFW. Karamihan sa atin ay baon sa talaga sa utang. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo lubog sa utang? May nakagalit ka na ba? Kaibigan mo? Kamag-anak mo? Best friend mo? Kumari mo? Kumpare mo? Dahil lang sa utang. Bakit nga ba hindi tayo makakaahon sa utang? May pambayad naman talaga. Pero yung mindset kasi nating mga Pinoy, halimbawa may hawak ka ng pera, pero hindi mo pa siya ibabayad ng utang. Pwede mo namang bawasan yung, halimbawa sumildo ka, pwede mo namang bawas-bawasan yung mga maliliit mong utang. Bawasan mo ng 500, 200, 100, wala nang mamasama dun. Kung ang mindset mo talaga ay gusto mong makaahon sa utang. Kasi tayo mga Pinoy, porke hindi natin sila nakikita, hindi naman ako nakikita niyan, eh hindi mo na ako magbabayad sa kanya. Hanggang yung hawak mong pera, iubos na, tapos mangungutang ka uli. Hindi ka na nga nakapaya doon sa inutangan mo, mangungutang ka uli. So, ang ending noon, nadagdagan na naman ang utang mo. Hindi mo na nga nabawasan ang utang mo, nadagdagan mo pang utang mo. Talaga magbabayad ng utang. Wala talaga sa isip mo na babayaran mo ang inutangan mo, kasi may pambayad ka naman. Pwede mo naman bawasan yung pera mo bago kang sweldo. Hindi yung ibibili ko muna to ng hindi naman kailangang bagay, pero yung utang mo ay hindi mo na babawasan. O halimbawa na lang yung Bombay, hindi naman lagi nakikita yun. Pagtataguan mo yun, may pambayad ka naman. Malayo pa yung ano mo, ihanda mo na yung pambayad mo, nakatanggap ka na ng sweldo. Pwede mo namang pakiusapan yung Mumbai, hindi mo naman siya kailangan taguan. Makiusap ka, eto lang ano, tubo lang muna, ganun. Kung talagang gusto mong magbayad ng utang. Kasi tayo minsan, hindi natin nakikita yung tao, hindi na tayo magbabayad ng utang. Porke hindi ka sinisingil, hindi ka na lang magbabayad ng utang. Eh, naghihintay lang naman yung inutangan mo. Nakakainis pa dyan. Yung alam mong papost-post ka sa Facebook, bagong gadget, kain dito, kain doon. Eh, yung nakakapanood sa'yo, may utang ka sa kanya, di ba nakakabisit yun? Hindi ka lang talaga marunong magbayad ng utang. Kasi ako, sinakripisyo ko ang trabaho ko dahil talaga sa utang. Alam mo, nagpabayad ako ng union. Kasi alam ko na ang sa 10 years kong pagtatrabaho, ganun ang buhay ko. Utang, bayad, utang, minsan hindi pa nakakabayad. Yun, nai-stress na ako dahil sa utang. May time pa na talagang hindi ako natatulog. Nahihiya akong pumasok kasi ang baon ko ay pamasahe lang papunta sa trabaho ko. Tapos yung kakainin ko ay uutangin ko para lang makapasok ako, para may pumasok sa akin pera. Tapos nagagawa pa ako ng basahan. Alas 3, alas 2 ako natutulog, gumagawa ako ng basahan para din may pamasahe ako papuntang pabrika. Tapos pamasahe nga lang papunta akong pabrika, paano yung pabalik ko? Wala rin ako pamasahe. So mangungutang naman ako ng pampauwi ko. Minsan nilalakad ko na. So ganun ang ganun ang takbo ng buhay ko. Kaya sabi ko, nai-stress na ako, parang nadi-depress na ako. Talagang nakaka-depress talaga ang utang, kasi alam mo yun na nahihiya ka nang pumasok, naapektuhan na yung trabaho mo, pati ikaw yung iniisip mo, hindi ka talaga makakakain kasi dahil yun sa utang. So, ang ginawa ko, nagpabayad nga ako, maganda naman ang resulta kasi dahil doon naka-abroad ako. Kasi kung nga nabayaran yung utang ko, wala na akong pera, wala na akong trabaho. So kailangan maghanap ulit ako ng pagkakitaan. So yun ang ano ko, nag-abroad ako. Nakaganda sa akin yung pagre-resign ko sa trabaho ko para lang makabayad ng utang. At napunta nga ako dito sa abroad. Ang ibig ko lang sabihin guys, nasa sa atin talaga kung gusto mo talagang magbayad ng utang o hindi. Nasa sayo na yan. Meron kasi talagang makakapal ang mukha na talaga namang, sorry for that words, makakapal ang mukha. Ay talagang totoo naman. Talagang hindi nila, may pusa.
hindi sila talaga, wala sa isip nila na magbayad ng utang porque hindi sila nakikita. Kasi yung pag pinautang ka, kasama na dun yung tiwala. Tiwala. Tapos pag hindi ka nakabayad, masisira yung tiwala mo, magkakagalit kayo dahil lang dun sa utang na yun. Sa utang, makakaahon ka sa utang kung ang mindset mo ay talagang magbabayad ka sa utang. Paano mo mababayaran ang utang? Paano ka kikita ng extra para mabayaran yung utang mo? Yung meron kang hiya sa katawan. Alam kasi yung ibang tao, walang hiya sa katawan. Yung akala mo kung sino ko, yung umasta na mayaman, wala utang naman. May mga ganun kaya, karamihan sa mga Bisaya. Bisaya ako pang birthday, uutangin pa para may panghanda. May mga ganun tao talaga. Yung kahit pang inom, uutangin. Yung, alam mo yung uutang ka ng alak, diba? sa mga bisyo, uutang ka dahil noon, pwede naman mag-candy ka na lang. Mga ganun. Kaya guys, para makaahon sa utang, para hindi mabaon sa utang, ang mindset natin ay lagi nating iisipin kung paano tayo makabayad sa utang. Hindi porque hindi natin sila nakikita, hindi ka sinisingil, hindi ka na magbabayad. O di pa, hiyahiya rin pag may time. Kung nagustuhan nyo ang video ko, just like, subscribe my channel, MGOFW. Bye!